Hello guys, so ito na yung sa clubhouse, sa labas ng clubhouse. Ito yung naiwan ni Bagyong Christine. Ayan, maputik. Dahil sa napagod ako sa paglilinis sa bahay, ngayon dito naman sa clubhouse, kaya nagpatulong ako sa anak ko. Ito yung sa labas, sa kalsada. Then, pasok tayo sa gate. Ayan, makapal po yung putik. Napakadulas po ng dinadaanan ko. Ayan. So, maraming dahon. Nagkalat po yung mga gamit. Ayan, kasama ko yung aking aso, si Bobby. Then, yung mat na yan, napakadumi din po. Sobrang putik niyan. Napakadulas po nitong daanan na to. Ang mga gamit po yan sa construction na gagawin po para sa barangay hall. Sa tabi po ng clubhouse. Ayan, nadudulas na po ako dyan. Kaya, dahan-dahan po akong naglalakad. Papunta po sa office. Kasi lilinisin ko po muna yung office. Ito yung banyo, nagkalat po yung putik, kaya naiwan po yung mga putik dyan. Then, ito yung sa labas. Ito yung sa side, yan, marami ding naiwang putik na nakakalat. Then, ito na yung office. Ang daming tubig sa loob, nagkalat yung mga gamit. Lumutang na siguro yung mga gamit na yan, kaya ganyan. So, dito ako mag-uumpisang maglinis, palabas. Yung upuan, nakaside na. Ang dami, daming tubig niyan, pati yung drawer. So, ito na yung kinalabasan ng paglilinis ko. Ayan na, napakalinis na at mabango na yan. Then, ito yung sa labas. Inabot na kami ng gabi kasi sa sobrang tagal. Ayan. So, ang isusunod naman namin yung labas para malinis na rin. So, ito yung labas. Ang anak kong nagwalis dyan, then ako yung nagmap. So, ayan, inabot na talaga kami ng gabi sa paglilinis dahil sobrang kapal. Then, ito na yung banyo. Malinis na din. Ayan, kung nakikita nyo, napakaputi. Ito naman guys, yung sa labas. Ayan, makikita nyo makapal yung putik. Then, dumating yung bombero para tulungan kami maglinis sa labas. So, sila na ang magbubomba sa kalsada.